Hello mga boss, magandang araw po sa inyong lahat. Dito naman po ako, muling nagbabalik. Boss Jerome Take Show. At ngayong araw na to ay magiging Captain America ako. So mga boss, ngayong araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano babagbasa ng micrometer sa metric reading. So mga boss, ang video pala na to, ang tutorial na to ay request ni na Argos Tigrel at saka ni Alfonso Alaban. Mga sir, maraming salamat sa inyong request. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo, ituturo ko na sa inyo kung paano ba magbasa ng micrometer. So mga boss, may mga nagre-request pa ng ating gusto nilang ipagawa sa atin na tutorial. Si Bonnie Tony. Boss, request daw siya ng sa next video na paano gumamit ng dial gauge. Sige Boss Tony, gawa tayo ng paraan kung paano tayo makakuha ng dial gauge. Kay Daniel Morales, Boss, pwede gawa ka ng video paano magpalit ng ball joint track and pinion. So mga boss, Boss Daniel, Sir, hanap tayo ng paraan para makapag-tutorial ako ng tungkol sa ball joint at track and pinion. So, special shout out kay Sir Jeffrey Maliwat from Nueva Ecija. Sir, maraming salamat. Tsaka best mayroon tayong best comment mga boss. Pakita ko lang sa inyo ang aking bagong micrometer. Ito mga boss, oh. So, mga boss, best comment kay Clara's Kitchen. Ang sabi niya, ang galing naman boss, kahit hindi ako engineer, naintindihan kong explanation nyo. Mas naintindihan, mas nakikinig pa ako sa sinabi mo kaysa teacher ko noong college. Hihi, keep it up. So maraming salamat ma'am, ang ganda ng comment niyo po. Na nakakataba ng puso. Boss, ito na ang aking bagong micrometer na nabili natin mga boss. So medyo natagalan, sorry at pasensya na sa mga nag-request na medyo natagalan tong ating tutorial. So ito ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano to gamitin mga boss. So hindi natin patagalin pa, maraming salamat mga boss, tara! Mga boss, bago ko muna i-explain kung ano bang paano gamitin ng ating micrometer, i-explain ko muna sa inyo, ipapakita ko muna sa inyo isa-isa ang mga basic parts ng ating micrometer para hindi tayo mahirapan mamaya sa pag-discuss ko mga boss. So mga boss, ito yung ating anvil. Yan. Ito yung sa original mga boss, anvil ito. Ito naman yung spindle mga boss, ha. Ito. Spindle. So anvil at spindle, ito yung nagtatouch sa ating mga journal na susukatin mga boss. Journal or mga shafting. Kasi itong ating micrometer mga boss is pang outside diameter ang kanyang pwedeng sukatin. So ito naman yun ang ating lock screw. Ito mga boss, lock screw. Ito yung naghihigpit sa timbol mga boss. Pag gusto mo hindi na siya gagalaw, yan. Sa mga mahihirap na mga party mga boss, ito nang gawin mo mga boss. I-lock mo lang, yan. Ganyan. Yan, hindi na yan gagalaw mga boss. So ito naman yun ang ating sleeve scale mga boss or main scale. Ito, itong bahagi ito, itong may mga numero mga boss. Yan ay steady parts ng ating ito mga boss, oh. Yan, yung may 25, 30, 35. Hindi ito gumagalaw mga boss, ito yung ating reading ng main scale. So mga boss, ito naman ang ating timbal scale. Ito mga boss, ito yung may mga graduation din dito mga boss, itong mga maliliit na graduation. Ito mga boss, oh, ito yung timbal scale. Nandito ang 0 to 50 mm mga boss ang kanyang dala dito. So ito naman ang ating ratchet stop mga boss. Yan, ito. Ito ang ating ratchet stop. Yan. Pag sagad na ang ating sukatin, for example dito, yan, hindi na to gagalaw ang ating timbal mga boss. Yan, hindi na yan gagalaw. Ito na lang ating ratchet. So nagpapahiwatig na fit na siya sa kanyang desire na measure. So magre-restart ka na sa pag-reading.
So mga boss, so ito ang ating frame. Yan, ito ang frame ng ating micrometer mga boss. So nandito nakalagay yung range ng kanyang measurement. So sa 25 mm to 50 mm ang kanyang pwedeng sukatin mga boss. Ito mga boss, 25 to 50 mm. So ang unit na kanyang ma-reading mga boss is 0.0100 mm mga boss. Okay? So mga boss, kung gusto mo ng ganitong mga content or mga tutorial, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ng notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos na i-upload mga boss. Thank you! Okay mga boss, may dalawa akong technique na ipabahagi sa inyo mga boss kung paano basahin tong ating micrometer. Ito yung pagbasa muna sa slab scale or sa ating mean scale. At mamaya mga boss ay ito naman sa ating timbal scale kung paano makuha itong pagbasa sa ating timbal scale. So ngayon mga boss is ipopokus muna tayo dito sa ating slab scale or mean scale mga boss ha. So mga boss, papakita ko muna sa inyo kung paano ba ito i-calibrate ang ating burner mga boss. Calibrate mga boss ha, ibig sabihin ng calibrate mga boss is paano natin gawing accurate ang kanyang reading, yung walang error mga boss, yung nagtutugma ang zero na linya dito sa ating gitnang linya dito sa ating mean scale. So kita nyo mga boss, sobrang sobra yan mga boss, sobrang sobra, hindi nagtugma. So dapat talaga mga boss i-calibrate natin to. So yan mga boss, bago tayo gagamit ng ating caliper is ganito lang ang gawin mo para sa pag-calibrate. Yung gitnang guhit dito mga boss dapat magiging tapat yan dito sa zero line sa ating timbal. So ngayon hindi siya tapat. So atin siyang i-adjust mga boss. Ang pag-adjust naman ng ating micrometer mga boss is gamitin natin tong kanyang spanner. Ito mga boss, may dala siyang expander. Tsaka itong kanyang connector mga boss ha. So itong ating micrometer is mag-start siya ng reading sa 25 mga boss. Ito 25 hanggang 50. So mga boss ha, sa pag-adjust is hanapin mo lang tong ito, tong butas na to mga boss, ito. Tapos pasok mo tong ating yan. Yan mga boss oh. Tapos ikutin mo lang konti mga boss yan. Ikot na natin ng konti. So ibalik natin tong ating connector tsaka calibrate na naman tayo mga boss. Yan mga boss oh. Ayan mga boss. Yan, sana nakita nyo yan. Yan mga boss. So parang kulang pa mga boss sa adjust natin ng konti mga boss ha. Yan dito. Tapos dito kung saan mo gusto mga boss, o counterclockwise or clockwise ang kanyang kulang. Yan. Tapos ito mga boss oh. Yan. Ito na mga boss. Yan. Nagtugma ng zero na line sa gitnang linya sa ating slab scale. So, ganyan lang pag-calibrate mga boss ha. May maraming klase itong micrometer na pwedeng magamit natin mga boss ha. So, itong ginamit natin ngayon is pang inside lang siya mga boss sa metric system. So, meron naman micrometer mga boss na pwedeng gamitin sa inside, sa depth, sa outside ng mga shop journal, pero sa standard or sa inches na reading mga boss. So para mas alam nyo rin mga boss ha, hindi lang pang metric, hindi lang pang outside. So mga boss, lubos kong kinagagala kung magsubaybayan nyo tong aking video hanggang sa huli mga boss, para mas maintindihan nyo ng malalim mga boss ha.
So, dadako tayo dito sa aking sample na drawing sa slave scale, mga boss, ha, or mean scale. So, mga boss, assume na lang natin na ito ang ating slave scale or mean scale, 25 to 50. So, hanggang 35 lang ating sinulat, mga boss, ha. So, pag alam mo na ang technique dito sa 25 hanggang 26, 27, 28, 29, 30, mga boss, is alam mo na rin kung paano gagawin ang proseso ng 30 hanggang sa 50 or sa 50 hanggang sa 100. May mga iba't ibang range ang ating micrometer, mga boss. Mayroong tulad nitong sa atin, 25 to 50 mm, meron ring 0 to 25 mm, meron ring 50 to 100 mm, meron ding 100 to 200 mm. Mas malaki na, mga boss, sa palakihan lang nito, mga boss. So, ibig sabihin, 25 ang nauna. So, sa 25 lang siya, pwede nating gamitin na laki ng kanyang pwedeng sa sukat, mga boss. Or sa journal na pwedeng masukat is pasok siya sa 25 to 50, mga boss. So, ito palang ating mean scale, mga boss, is ang unit ng reading niya is millimeter kaagad, mga boss. So, 25 millimeter, 26, 27, 28. So, lahat ng tong numero na to, mga boss, is mm to, mga boss, millimeter. So, ang kanyang unit is millimeter. Ang apelyido niya is millimeter. Okay? So, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 millimeter, 31, 32, 33, 34, 35. Hanggang aabot siya sa 50 millimeter, mga boss. Okay? So, mga boss, ito na. Ang trick nito, mga boss, is nakikita niyo itong mga guhit, mga boss. Bakit may guhit dito sa ibaba? Yan, itong mga pinakamaliliit na guhit, mga boss, na makikita natin dito sa slave scale sa ating caliper, sa ating micrometer, mga boss. So, ito, mga boss, ito, ang ibig sabihin nitong mga maliliit na guhit is ang kalahati ng 25 to 26. So, yan. So, ito, 26 to, mga boss, ha. Yan, 26. So, ang kalahati pala ng 25 at 26 is meron pala itong kalahati, mga boss. Ito yung maliit na guhit. Ibig sabihin, may kalahating guhit siya. 26 to 27, meron rin siyang kalahati, mga boss. 27 to 28, meron lahat ng mga guhit dito, mga boss, is may kalahating guhit. So, ano ba ang kalahati ng 25 to 26? Yan ang ating tanong ngayon, mga boss. Tutuklasin natin yan kung ano ang kalahati niya, mga boss. So, para sa mas mapaliwanag ko sa inyo ng mas mabuti, is assume na lang natin o ipagpalagay natin na i-zoom in natin ang bahaging ito ng 25 mm to 26 mm, mga boss. Hahanapin natin ang kanyang gitnang guhit kung ilan ba, mga boss. Ito lang muna tayo mag-focus, mga boss. Pag nakuha niyo tong dalawang to, yan, yung 25 mm at saka 26 mm, makukuha nyo na lahat dito, mga boss, ang technique niya. Sa 30, hanggang saan naabot ang yung susukatin? Hanggang kaano kalaki ang journal na yung sasakatin? Hanggang kaano kalaki ang shop na yung susukatin, mga boss? So, ito na, mga boss, 25 to 26. I-zoom in na natin, mga boss, ha? So, ang 25 pala, mga boss, is meron pa tong mga maliliit na guhit, mga boss, hanggang aabot sa 26. So, mga boss, since ito ang nilagay sa ating micrometer, 0.0100 mm, ang ibig sabihin, mga boss, is 0.0100, 100 ang kanyang unit bago maging millimeter, mga boss. So 100, so meron palang 100 na guhit dito, mga boss, bago nakarating sa 26 mm. So ang pinakaunang guhit, mga boss, is 0.01 mm. So, mga boss, ilagay natin to, mga boss, ha, ang guhit dito. Meron pala itong mga 100 na guhit. So, ibig sabihin, ito palang gitnang bahagi is 0.50 mm, mga boss, 0.50 mm. Yan, itong ating gitnang bahagi, 0.50 mm. So, meron pala itong 50 na guhit dito, maliliit, mga boss, na hindi nakikita ng ating mga mata kasi sobra ng liit, hindi na nilagay nila, mga boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hanggang aabot dito, mga boss, sa 50. Meron to, mga boss. Yan, meron talaga to, mga boss. Yan. So, ang pinakaunang guhit, mga boss, is 0.0
0.01 mm. Tapos magre-reading ka na 0.02, 0.03, 0.05 hanggang aabot sa 0.50. Itong kalahati 0.50. Tapos dito papunta sa 26 mga boss, is meron para tong 50, another 50 na maliliit din na guhit mga boss. So ibig sabihin 100 millimeter mga boss. So ibig sabihin meron siyang 0.9900 millimeter. Tapos bago ng 0. Tapos pagkasunod ng 0.99 millimeter is 26 millimeter na whole number na mga boss, buo na 25, 26 millimeter. So ang itong mga maliliit na guhit mga boss sa ilalim ng ating slave scale, sa ilalim nating slave scale, ang maliliit na guhit is kalahati pala nito sa 25 at 26, sa 27, 28, 30 at 31. Ganyan mga boss, mga kalahati pala to. So madaling salita mga boss, 0.50 automatic tong ating gitnang kitong sa ating ibaba na guhit na maliliit. So okay mga boss, nakuha nyo. So ang tanong mga boss din ay saan ba, paano mo ba malalaman kung totoo bang 100 na mga guhit ang nandito mga boss? Saan mo makikita ang mga maliliit na guhit na to mga boss? So hindi nila pinapakita dito sa ating slave scale, pero mga boss nilagay nila dito sa ating timbul scale. So mga boss, ito na ang ating sample na drawing sa ating timbul scale. Papaliwanag ko naman sa inyo kung anong sikreto nito mga boss ha. So nakikita nyo dito mga boss, nilagay ko ang circle ng ating timbul scale at saka ang kanyang reading 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tagpa 5 dito mga boss bago naging 50. Ito yan mga boss oh. Yan ito. Ito ang timbul scale. 0, 5, yan. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50. Itong 0 na to mga boss is 50 din to mga boss ha. So mga boss, dito tayo sa drawing para mas klaro mga boss ha. Pasensya na kayo kasi ang cellphone natin is medyo mahina yung camera. So mga boss, ito na. 0, 5, 10, 15. So kada guhit dito mga boss is yan, itong unang guhit is 0.01 mm. Sunod 0.02 mm, 0.03 mm, hanggang sa abot sa 0.05 mm mga boss. So mga boss, yung sinabi ko kanina, ibig palang sabihin ito mga boss, ito 0.01, 0.02, 0.05, 10, 0.010, 0.015, 0.20, 0.25, 0.30. Basta 0 lahat ng dito mga boss. 0.35, 0.40, 0.45, 0.50. Nandito din ang 50 mga boss. 0 is also 50. So mga boss, yung sinabi ko kanina na saan nila nilagay ang 100 na millimeter mga boss. 0.99 saka 100 millimeter. Saan nila nilagay? Dito nila nilagay sa ating timbul scale mga boss. Ang reading na to, dito nilagay sa ating timbul scale. So ito pala ang ating ano mga boss. So ang example pala natin dito, dito na lang tayo sa 30mm kasi medyo magulo na dito sa 25 at 26. Dito na lang tayo sa 30 at saka sa 31 na rin mm. Yan. Ito 31 to mga boss ha. So mga boss, ang nakuha na natin, ang gitnang bahagi pala dito sa ibaba 0.50. Yan, ito 0.50 mm. Itong sa ibaba 0.50 mm is nandito pala sa ating timbul scale makukuha mga boss. Paano? Paano ito makukuha mga boss? So mga boss, di ba sinabi ko 100 to mga boss? 100 itong maliliit na graduation. So darating tayo sa 50. So ibig sabihin mga boss, iikuti natin itong ating timbul scale. Yan.
Sana nakuha nyo mga boss ha. Yan, itong ating timbal skill. I-equip natin itong mga boss ha. Yan. Yan mga boss. Yan ha. Kita nyo yan mga boss. 30 na yan mga boss, di ba? So, ikutin natin to mga boss ng isang ikot mga boss ha. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. Yan. So 50. So kung nakikita nyo lang dito mga boss, kung nakikita nyo lang dito mga boss, 50 na. Nakikita dito ang 50. So ibig sabihin mga boss, ibig palang sabihin sa isang ikutan nitong ating timbol, yan, timbol skill, is marireading niya ang 0.50 mm mga boss. So para makuha niya ang sa 100 na graduation mga boss, sa 30 to 31, para makuha niya, kailangan iikutin niya itong ating timbal skill ng dalawang ikot mga boss. So dalawang 360 na ikot mga boss para makuha ang 31 tapos 32. So ibig palang sabihin mga boss, dito mga boss sa 30, automatic na to. Pag nandito na ang reading mga boss, automatic na to 30, ganyan. So kung maghanap ka ng point, dito mo na hanapin sa ating timbal skill. Ito yung timbal skill mga boss oh. Yan, nandito yung 0, yung 5, yung 10, yan, nandyan, kanina. So, 30, point, yan, point. Hanapin mo lang dito ang point. So, explain ko sa inyo mamaya yan mga boss ha. So, ibig sabihin pala dito mga boss, sa ating timbal skill, yan, dalawang ikot ng ating timbal skill, makukuha mo na ang 1 mm. 1 mm. So, ibig sabihin mga boss, dalawang ikot nitong ating timbal skill. So ikutin natin tong timbal skill, ganyan mga boss ha. Hanggang ganyan, ayan. Yan. Isang ikutan. So makukuha mo ang isang ikutan nito mga boss, makukuha mo is 0.50 mm. So pag dalawang ikot nitong timbal skill mga boss, makukuha mo na ang 1 mm. Okay? Intindihan nyo mga boss, nakukuha mo sa dalawang ikot nito mga boss, makukuha mo tong 100.100 mga boss, makukuha mo tong 0.100. Okay? Intindihan nyo mga boss. So mga boss, dito tayo sa ating sample number 1. Tatlong sample lang aking ipapakita mga boss sa pagsukat. Assuming na rin natin mga boss na meron tayong sinukat at ito ang kinalabasan ng kanyang reading mga boss. So ano kaya ang sagot nito mga boss? Ano ang tamang sukat nito mga boss? So para malaman ng mga boss is bilangin natin tong sa ating sleeve skill. Ito, itong main skill natin mga boss ha. So 25 mm. So sa kalahati ito mga boss ng 25, no? So dito 26. Ang lahat ng nasa itaas is puro buo. Lahat ng nasa ibaba is puros kalahati mga boss, 0.50 mm. So 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm. So mga boss, meron na tayong 28 mm. Ang technique kasi dito mga boss, kung ano ang nakikita natin dito mga boss ha, dito sa ating sleeve skill at sa ating timbal skill, kung ano ang nakikita natin dito, ito ang ating i-reading. Yan, ito, example, 28. Hindi naman siya umabot sa 29. Wala naman tong isang guhit dito para mag 29. So 28 lang talaga siya mga boss. So ilagay natin 28 mm. So mga boss, hindi naman to ano eh, hindi to nagtugma dito sa 28 mm lang. Sumubra mga boss, o sumubra, may sobra. So ano ba ang sobra? So mga boss, maglalagay tayo ngayon ng point. Ng point mga boss. So meron pa palang 28 point question mark something. So yan ang ating hahanapin. Ano ba ang point mga boss?
So, ang point nito mga boss is kung ano ang nakikita mo dito na tumatak mga boss. Saan nagtapatan tong gitna at saka itong gitna ng slip scale at ang gitna nitong ating timbol scale. Kung saan sila tumapat. Ang mga guhit dito sa timbol scale mga boss, ito na lang mga boss ha. Ang mga guhit dito sa timbol scale kailangan tumapat dito sa gitnang bahagi ng ating slip scale. Kung saan tumapat mga boss. For example, ang ngayon ang tumapat ay 0 mga boss, no? So, sa iba namang sukat mo mga boss, tumapat ay 5. Tumapat ay 45 dito sa gitnang bahagi. Yan ang technique dyan mga boss ha. So, mga boss, dito tumapat siya sa 0 mga boss. Tapos nakita natin itong kalahating guhit. So, kalahating guhit mga boss is itong kalahating guhit. Automatic to 0.50 mm. Diba mga boss? Kasi sa loob ng isang mm, ito 28 mga boss. So 28 mm. Yan. Pagpalagay natin, ito ang 28 mm. Tapos ito ang 29. So kaso lang mga boss, ito 29 na to, di ba? Yan, ito 29 to. So kaso lang ang 29, ito 28 pala. 28 to, di ba mga boss? So ito 28. So hindi nakita natin ang 29 dito. So dito na lang natin pagpalagay mga boss, 28 tapos 29. So ang nakita dito is ang kalahating guhit lang. Tapos nagtapat dito sa 0 mga boss. Yan, ang 0 dito tumapat dito sa gitnang guhit. So ibig sabihin 28, 29, bago naging 29 is meron pa itong mga maliliit na guhit mga boss. Sinabi ko kanina mga boss, diba? Hanggang 0.1 ang reading niya, 0.01 mm ang pinakaunang guhit na reading. 0.02, 0.05, ganyan na, sunod-sunod na hanggang maabot sa 0.50 mm. Hanggang umabot dito sa 0.99 mm at sunod 100 na. 100 na. 0.100 mm or 29 mm. Buo na mga boss, wala nang point, 29 na. So kuha niyo mga boss. Yan. Mga boss, kuha niyo mga boss. 'Di ba? So ang nakita lang natin dito mga boss. Yan. Lalayo natin saglit, ah. Yan. Yan. So, ang nakita lang natin dito mga boss is itong kalahating guhit. Tapos nagtapat dito sa zero talaga. Zero talaga siya tumapat ang gitna. So, ang sagot dito mga boss is 28. Yan ang tamang sagot mga boss ha. 28.50 mm. Okay mga boss. Pag maglagay tayo ng point mga boss. Yan. Pag dalawang digit ito, kunin na natin ang 0 dito sa point mga boss ha. Pag 28, automatic to whole number 28, 29. So ang point 50 dito, 0.50, tanggalin natin ang 0, lagay na natin ang 15. Tanggalin na lang natin tong 0 mga boss. Yan, tanggalin natin tong 0. So pag ang point naman is pag ang point naman mga boss is 0.7, ganyan. Ang answer niya is tanggalin lang ng automatic ang 0 mga boss. Tanggalin mo lang to automatic mga boss itong 0. Yan. Tanggalin mo to automatic ang 0. Yan. For example lang ito mga boss, 28.7 ang sagot. So tanggalin mo yung 0. Okay. Pero huwag kayong mag-focus dyan mga boss ha. Ito lang ang tamang sagot, 28.50 para sa reading na to mga boss. So punta tayo mga boss sa isang halimbawa. Sana nasundan nyo, nakuha nyo mga boss ang ibig kong ipaliwanag. So mga boss, nandito na tayo sa ating pangalawa na example mga boss ha. So automatic na yan mga boss, magbibilang na agad tayo mga boss. So 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
35. So ito is 36. So meron tayong 36 na reading sa ating sleep scale. So lalagay na natin sa ating listahan. 36 mm. So mga boss, hindi ito naka-eksakto dito sa 36 ang ating guhit dito sa ating timbal scale. Hindi ito tumapat dito eksakto sa 36 mga boss. So ibig sabihin yan, ibig sabihin ito mga boss, meron pa tong point. So ano ba ang point ng 36? 36 point something. Yan, 36 point. So ano ba ang point ng ating 36 mga boss? So hanapin natin ang point dito sa ating timbal scale mga boss ha. So bibilangin natin mga boss. Ang technique dito sa paghanap ng point sa timbal scale mga boss is palagi kang papunta doon sa itaas ang pag-ikot nito mga boss. Yan. Papunta doon sa itaas ang reading mo mga boss. Hindi papunta sa ibaba mga boss ha. Wag, bawal to mga boss, hindi papunta sa ibaba ang iyong pag-count sa reading mga boss. So papunta sa itaas. Yan, papunta sa itaas. So ano ba ang mga boss? Ang pinakamalapit na nagtapat dito sa gitnang bahagi ng ating sleep scale ay yan, ito. So hindi umabot sa 30. So lumagpas din sa 25. So bilangin natin mga boss, 25, 26, 27, 28. Di ba mga boss? 25, 26, 27, 28. So 28 mga boss. Ang technique lang dito mga boss sa millimeter, sa ating metric na reading, kahit hindi nagtugmaan tong ating sleep scale tong sa gitnang bahagi dito, kahit walang tumugma sa kanya, basta saan yung pinakamalapit na tumapat dito sa kanya mga boss. Pinakamalapit na tumapat. So since ang bilang natin is papunta sa itaas ito, so automatic na 25, 26, 27, 28. So hindi naman siya nakapunta sa 29, kaya bawal kang dumiritso sa 29. Dapat sa 28 ka lang steady mga boss ha. Huwag mo nang papuntahin pa dito sa 29. Huwag, lalong-lalong huwag mo papuntahin dito sa 30 mga boss ang kayong ang iyong reading mga boss ha. Dito ka lang sa 28. Steady ka lang sa 28. Dahil hindi umabot dito sa 29 mga boss. Yan mga boss. So meron siyang 36.28 mm. Yan, 28 mm. Hindi nyo man nakita mga boss itong kalahati natin na 0.50. Kaya siguro mga boss malapit na to sa 0.50. So ayan mga boss, ito na ang ating pang tatlo na example. So gaya ng dati mga boss, automatic tayo magbilang 25, 26, 27, 28, 29, 30 mm, 31, 32. So 31, 32, ito nakita ang guhit ng 32 mga boss. Tapos nagtugmaan ang gitnang guhit ng ating sleep scale at ang guhit ng ating zero sa timbal scale. So automatic mga boss, meron tayong sagot nito mga boss. Ito ay 32 mm. Yan, 32 mm yan mga boss. Basta itong zero na to ay tumugma dito sa gitnang guhit ng ating sleep scale, automatic yan, nakabuo siya ng perfect na number, whole number. O di kaya ay nakabuo siya ng 0.50 mm. Kasi sabi ko kanina mga boss, dalawang ikot nito. Unang ikot 0.50 ang mabuo. Pangalawang ikot is 0.100 mm or 1 mm. Ito ang 100 ay pwede rin tawaging 1 mm. So, unang ikot ng ating timbal scale, 0.50 ang kanyang ma-reading. Pag naabot dito sa 0, 0 to 0, yan, 360, ikotin mo 360. 0, then dito na naman punta mo sa ang ikot sa dito ang gitnang bahagi. 0 din ang itapat mo. Marireading mo mga boss, automatic 0.50 mm. Pangalawang ikot, ikotin mo na ito ng pangalawa mga boss. So, ito na naman. Ang gitna ng ating sleep scale ay itapat mo sa 0 ng ating timbal scale na naman. Pangalawang ikot ha,
ang marireading mo ay itong 0.100mm or hole number 1mm. Automatic 1mm mga boss ha. Kuha niyo mga boss. So mga boss, dito na tayo sa ating last and final na example rowing. So gaya na dati, automatic tayo magbilang mga boss. 25, 26, 27, 28, 29. So meron siyang 29mm. So lumagpas sa 29 mga boss ha. Hindi rin siya eksakto na 29. Lumagpas sa 29. Yan. Dito, basihan mo rin dito mga boss ha. Yan, lumagpas dito eh. So meron siyang point. Yan, ano ang point? So automatic din tayo magbibilang sa ating timbre scale para sa point. 0, 5, 10. So dito tayo lang sa 5 kasi hindi umabot sa 10. 5, 6, 7, 8. 0, 8 mga boss. Meron tayong sagot. Pero 8 lang bang ilagay natin doon? Hindi mga boss, dapat 0.08. Meron tayong 0.08 mga boss na sagot. So kasi mga boss, ang pinakamaliit niya na reading, yung pinakauna is 0.01. Nandito yon mga boss, oh, nakalagay sa ating burner. Yan, 0.01. Kaya 0.08. So automatic ba ilagay natin ang 0.08 sa ating 29? 29 point. Lagay ba natin ang 0.08? Hindi mga boss, hindi natin lagay itong 0 isa mga boss. Ang point lang, 28.08mm ang ating sagot dito sa reading na to mga boss ha. So mga boss, madali lang naman sumukat gamit ang micrometer, burner at iba pang mga panukat mga boss, tip tip. So madali lang yun mga boss kung nasa puso talaga natin ang ating trabaho, kung gusto talaga nating matuto mga boss, kung gusto nating mag-level up ang ating mga posisyon mga boss. So sa tutorial kong ito, sana may naintindihan kayo at sana may natutunan kayo mga boss. Maraming salamat mga boss, maraming salamat mga subscriber. Thank you. God bless. Mabuhay. Bye bye.